What's up guys, and welcome again to my channel, and this is Draconia Saga, Pilipinas. Ayan, so kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo namang kalimutang i-hit yung subscribe button at itong notification bell para lagi kang updated sa mga bagong pinopost na videos ni Kuya Mike. Ayan, so for today's video guys, pag-uusapan natin yung pagsisweep at yung pagmamanual ng Pogliss Adventure, no, yung dailies natin. Kasi meron nag-comment dito guys sa aking YT channel na same lang daw yung nakukuha or drop kahit i-sweep mo or i-manual mo yung Pogliss Adventure, no? So pareho lang daw ang nakukuha. So sasagutin natin yan at ipapakita natin sa kanya o papakita natin sa nag-comment na to na hindi po pareho, no? Hindi pareho yung nakukuha natin na drops kapag sinweep natin or minanual yung dailies natin, especially itong Pogliss Adventure, no? So, maraming salamat sa comment mo, bossing, and sasagutin natin yan. So, wag na natin patagalin. Let's. So, simulan natin muna sa pag-sweep ng Pogliss Adventure. Tignan natin kung ilan ba yung makukuha natin at kung ano-ano yung mga drops kapag sinweep natin yung ating Pogliss Adventure, no? Ginagawan ko lang daw ng issue, no? Eh, pareho lang naman daw. So, subukan natin ha, para mapakita ko sa inyo. So, gawin natin, punta tayo sa Pogliss Adventure. Yan, eto, Pogliss Adventure. O, ba't napunta tayo doon? No? Ito, Pogliss Adventure. So, try nating i-sweep, no? Etong relaxing place. So, tignan natin yung makukuha natin, no? Sweep. Okay. So, ito yung kanyang mga drops, guys, no? Carrots, 5. 6 na Pogli blind box. So, 20 na dust. So, yun yung mga nakuha natin, no? So, imagine na 6 na Pogli blind box, tas 5 carrots. So, yun yung mga na-drop natin. Huwag na nating isipin yung iba. Yun na lang, yung carrots, saka yung Pogli blind box. So, subukan naman nating i-manual. Alright? So, ito na guys, imamanual na natin yung ating Pogli Adventure. Ayan, so ang tekniko lang dito, puro yung nasa upper answer lang yung pinipili ko, no? Puro sa taas. Yan lang yung tekniko dyan, no? So, puro sa taas lang yung pinipili kong sagot. Ayan. So, dito guys, sa Pogli Adventure, may mga times na merong kang makikitang box na merong heart, no? So, yung ang goal mo is mapuntahan mo yun, no? Yung box na merong heart, kasi magbibigay yan ng extra stats at ng extra Pogli blind box. Ganun siya, no? So, yan, i-click na natin yung yung Pogli box na merong heart at magkakaroon tayo ng Pogli blind box na 1 piraso extra, no? And ang mangyayari sa ating stats is madadagdagan, magiging 70 yung ating agi at yung ating strength. So lahat ng boss dito madali mo nang matatalo. Ayan. And meron rin instance na meron kang makikita dito ang Pogli shop. Ayan, pwede kang bumili ng extra carrots. At swerte natin may nakita tayo, meron ditong big carrots, Pogli star stardust at yung legacy. Tsaka extra isa pang Pogli blind box. So, bale, mangyayari, meron tayong 2 extrang box, no? Pogli box. Tapos, yung price pa dito, after mong matalo yung boss, meron kang 6 na Pogli blind box. So, mangyayari, 6 plus 2 equals 8. So, 8 na Pogli box yung makukuha natin dito kapag minanual mo yung Pogli Adventure, no? So, yun yung sinasabi ko na hindi pareho. Kasi magkaiba talaga yung dami ng makukuha nating items kapag minanual natin yung Pogli Adventure. Yan. So, sana nalinawan si Kuya yung nag-comment sa atin na same lang daw yung makukuha mo kapag sinweep mo or minanual mo yung Pogliss Adventure. Maski naman sa ano, yung Dragon Hunt Mission, kahit i-manual mo or sweep mo, magkaiba pa rin yung resulta. May pagkakaiba talaga. Maski naman sa Dragon Hunter Mission eh. Kapag sinweep mo, konti lang yung makukuha mong equipment. Pero kapag minanual mo, possible na mas marami yung makukuha mong equipments, no? Pwede mong
pan-transfer, yung mga extra stats, or pwede mong i-dismantle, no? Smelt mo. So, lahat ng mga nangyayari dito sa games, guys, merong mga ano yun, eh, merong mga reason yan. Bakit may sweep, bakit gusto pwedeng manual. Depende yan sa gameplay ng isang tao. Depende yan sa oras na nilalaan ng isang player, no? So, hindi ako gumagawa ng issue. Pinapakita ko lang kung ano yung pagkakaiba, no? So, hopefully, eh, meron kayong nakuhang idea, no? Kung ano ba much better. Kung wala kang time sa paglalaro, pwede mo namang sweep. Walang problema, no? Kung meron ka namang time, why not? I-manual mo. So, at least, may makukuha kang mga extra, no? Kasi, kung F2P ka, talagang we need to grind, guys, no? Kailangan natin talaga i-manual siya. Kasi sayang yung mga mats na makukuha natin, no? Dagdag rin yan sa progress ng ating mga characters. Ayan, so kung ikaw naman ay gumagastos sa game na to, alam ko naman, wala ka namang pakialam sa mga maliliit na bagay na ganito, eh, wag mong sabihin na pare-pareho lang, no? Pareho lang yung makukuha namin kapag minanual or sinweep, no? So, dahil nga F2P kami, kailangan namin yung mga ganyan. Kasi wala kaming pambili. Ayan, so sana ay nauunawaan ninyo. Ayan, no? So kung ikaw natauhan, kung ikaw nagkaroon ng idea, no? Pa-like naman tong video na to, pa-share na rin para sa mga baguhan. And ayan, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit yung notification bell para laging updated sa mga bagong videos na pinupost ni Kuya Mike. Ayan, so peace lang tayo dito, guys. And yun nga, magpalaas lang tayo everyday. And kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong videos dito sa Dragonia Saga, Pilipinas. Let's go!